okay, magandang araw sa ating mga estudyante, lalo na sa mga grade 10 students ng science. Dito naman sa video ito, ito yung parte ng quarter 2 module 1, activity 4, detecting and creating magnetism. Under pa rin ito ng basic principles of magnetism. So for our objectives, identify the polarities and the strength of a bar magnet and magnetized objects using a compass. So gagamit tayo ng compass dito. So number 2, demonstrate magnetization by stroking. So yan yung objectives natin. So for our materials, at least 2 small magnetic compass. So yan, nabibili po yan sa mga school supplies. So 50 pesos lang po yan, mura lang yan. 3-inch iron nail or yung tinatawag natin na detress na pako. So masking tape or cork stopper. So kung meron na tayo nito sa laboratory, sa science laboratory, pwede na yan sa test tube, yung pang-cover sa test tube. Kung wala naman po, ang masking tape ang pwede natin ipalit dyan. So paper or any small scooping device, cellular phone, any gadget with camera for recording or photo purposes. So strong bar magnet, narrow test tube. Kung wala namang test tube, yung clear straw, yung drinking straw na clear para kita natin yung loob. Pero available naman po ang ating mga test tube sa mga science laboratory. And then your notebook for and pen for your recording purposes. And iron filings. So ang iron filings po, nakaka-order din naman yan sa Shopee. Pero kung gusto nyo ng libre, napakadali niyan. Alam nyo po yan ang mga estudyante. Kuha kayo ng magnet. Punta kayo dun sa may buhangin dyan. Ilagay yung magnet ninyo. And then yung mga matitira pong kulay itim yun. Yung mga iron filings na gagamitin natin dito sa ating activity. Kagaya na ginawa ko po, dyan lang ako sa buhangin na kumuha ng mga iron filings. So sa safety precautions natin, so use the magnet, compass, test tube, and the gadget with camera. With care so as not to drop any of this kasi mga ano po yan, mga mababasagin. Yung magnet natin kapag nalaglag din po naapektuhan ang kanyang orientation or yung kanyang magnetic alignment. So make sure that iron filings remain sealed inside the test tube or the transparent straw. Call pearl tape on both ends kasi delikado din po yung sa mata kapag medyo mahangin yung ating mga iron filings. Avoid the iron filings from sticking directly to the magnet. So mahirap namang tanggalin kapag nasa magnet na siya. For our part A, north meets south, checking polarity. Place one magnetic compass on horizontal surface, then move a bar magnet around and above it, exploring the strength and polarities of the magnet. If a cellular phone or any gadget with built-in camera is available, take pictures of the magnetic compass needle orientation for different locations around the bar magnet. So may video ako dito papakita mamaya. Draw the compass needle directions and write your observations regarding the magnetic field strength on your science notebook and answer the guide questions. So ito po yung video bago natin ilabas yung mga questions. Kung napapansin nyo po yung pula, yun yung north ng compass. Yung puti naman yun yung south kasi north po yan. No? O, kapag sinout natin, pula ang na-attract yun. Kapag binaliktad natin, yun namang puti ang na-attract. So yun, kapag inangat natin, mapapansin ninyo, medyo gumagalaw pa rin siya pero humihina na yung magnetic attraction kapag medyo lumalayo na yung ating magnet. Ayan, yan naman yung south yung nasa yung magnet. O, pansin ninyo po, nag-iiba ang na-attract. So meaning po talaga north and south ang dapat na mag-attract. So unlike pole, attract and like poles repel. Ayan, ginamitan po natin ng iba't ibang magnet. So, tingnan po natin yung guide questions. For number 16, what happened when you randomly move the bar magnet round about and above the compass 1 foot or... O yun, sasagutan natin kung 1 foot farther, anong mangyayari? At kung mas malapit naman, ano ang magnetic strength or yung lakas ng power ng magnet kapag malapit, ano po? So, ayan. Sa 17 naman po, compass needles are tiny magnets that are free to indicate the north and south poles of a magnet. What do you need to do to know the magnet's polarity? So para malaman natin ang polarity ng magnet, just use the magnetic compass. Kapag ang na-attract ay yung pula, meaning yung dulo ng magnet na hawak mo ay south kasi north po yung pula. At kapag naman yung puti, syempre south yun, north ang ibig sabihin na naka-attract. Kagaya ng sa pako na ito, tingnan nyo po, meaning ito yung north niya at ito naman yung kanyang south pole. Yun. So sa question 18, what does the compass needles indicate about the iron nail shown below in figure 6? So dito sa figure 6, pakita po natin. So, hindi po masyadong malinaw. Ganito lang yan. Kung ang nasa picture nyo, ito po pula and pula dito. Meaning, hindi magnetized. O hindi, walang polarity itong pako. Ano po? Pero kung yan ay nakatutok doon, yung pula tapos yung puti nakatutok dito, meaning, may polarity. Manahulugan na magnetize yung iron. Ano po? Depende doon sa picture. So, kapag hindi nakatutok dyan, tingnan natin doon sa video. Yan, tingnan nyo po yung sa pako. Yan. Pansinin nyo po, kapag magnetize na siya, kusang pumupunta yung isa dun sa, ayun, kusang na-attract, yun, magkaiba. Kahit pagbalikta rin po yun, pag binagbaliktad mo, syempre yung ulo dito, ito, magbabalikta din itong ating compass. Check po natin. Ayan.
binaliktad. Ayan, nakita nyo po. Yun, nagbaliktad din po yung ating compass. So, malalaman natin yung polarity ng magnet kahit walang nakalagay na north or south using magnetic compass. Ano po? What? Ito na, nabanggit na natin yan. Okay, part B. By the touch of magnet. So, magnetization by stroking. O, pour iron filings on a sheet of paper and check whether the filings are still non-magnetized. If magnetized, stir or move the iron filings gently on the paper. So, fill carefully the narrow test tube up to a quarter with these iron filings. Cover with masking tape or cork. Hold the closed test tube horizontally. Shake or roll gently with your fingers to level out the iron filings inside. So, tingnan natin dito sa... Ayan. When leveled, touch with the north pole end of the permanent magnet the test tube's curved end. Ito pong pinaka-ilalim. Kumbaga, kung patatayuin mo itong test tube, itong pinaka-ilalim, ang itatouch natin ng north pole ng magnet. Lift the magnet off the test tube and repeat with 10 or more strokes on your notebook. Observe and record what happens inside the test tube. So, tingnan nyo po yung mangyayari dyan kapag idinikit natin yung magnet. And may karugtong pa po yan. Gently lay the test tube on a table and bring compass near both ends of the test tube as shown in figure 7.b. Ito po. Oh. Pakita po natin dito sa video. Carefully shake. After po na ni-shake natin, tapos ibilagay naman dito ulit yung ayan, tingnan po natin. Sa question, okay. Sa question 19, in step number 4, are the iron filings in the test tube magnetized? Balikan po natin kung doon sa step 4 daw ba ay magnetized na ba ang iron filings. So, dito, kung titignan natin, pag nilagay mo yun sa compass, nasa video mamaya, walang effect sa compass. Meaning, that is non-magnetized. Ano po? If yes, kung yes na daw po, which end is the north and which is the south? Kasi pwede naman kasing na-magnetized, nag-alam tayo napadikit sa magnet. Hindi natin na mamalayan na magnetized na pala. Depende doon sa orientation sa compass. Ano po? Kapag gumalaw yung compass, magnetized na po yan. If no, what else can be done to magnetize it? Try and record your idea. What happened to the iron filings magnetism after several shakes? Yung na-magnetize siya tapos shinake mo, anong nangyari doon sa magnetism? Tingnan po natin dito sa video. Ayan. Dito po sa video, ito po, kinolekta ko lang ito sa mga sa buhanginan. Ito. Ayan. Ilaman na natin. Yun. Kiniskis po natin yung dulo ng North Pole. South po ang na-attract doon sa ating compass. Yun. Pansin niyo po. Kasi North yung kiniskis natin. So, ang ma-attract dito sa compass is North. And South. South po. Kasi North ang kiniskis natin. Yung puti. Ayan. Ayan. I-shake po natin. Nung i-shake natin, ilatag natin. So, wala po. Walang effect. Nawala yung magnetism niya. So, parang naging kanina nakakamagnetize. Ngayon, wala na po. Walang effect. So, yun. Napansin nyo po. What happened to the iron filings magnetism after several shake? Kaya, yung pinaiiwasan sa atin na malaglag, mahulog yung ating mga magnets. Yan po ang pwede kasing mangyari. Nawawala yung magnetic alignment ng ating mga magnets. So, ayan. Sana po malinaw sa inyo ito. Dito po tayo sa extensivity. Can you magnetize also an iron nail by stroking? O, si ipapakita na po natin kung talagang mamamagnetize ba ang iron nail by stroking. Tingnan natin. Ayan, kiniskis po natin ang iron nail. Ng round magnet lang po yan yung galing sa speaker na magnet para mas malakas. Ayan, kita nyo na po agad. Na-attract na siya. Ayun, yung head part ng nail, yun yung south pole. At yung nasa baba, yun ang north pole. Yung tip, balikta rin natin. So, nabalikta din po yung ano to, so, sa magnetic compass. So, ayun. Meaning, ang sagot po dyan is, yes. Extension question, what will happen to a magnet if it is dropped too often? So, yan po. Nasagot na natin yung kanina. So, kung nakinig kayo ng maayos, kayang-kaya nyo nasagutan yung extension question na yan. For our key concept, materials which are attracted by a magnet are known as magnetic materials. Yung mga bagay na na-attract ng magnet, ang tawag po doon, magnetic material. The iron, cobalt, nickel, and many alloys of these metals like steel and alnico are magnetic. Yun namang mga bagay, so mga bagay na hindi na-attract ng magnet, that is non-magnetic. Magnetic materials can be used to make permanent or temporary magnets unlike the non-magnetic materials which cannot. So, itong binanggit natin ng mga magnetic material na na-attract ng magnet, kahit hindi siya magnet, pwede siyang gawing magnetic material. Either permanent or temporary. Yung tinatawag natin na yung by stroking kanina yung pako, naging magnet po siya. Pero yung mga non-magnetic materials, yung hindi na kayang i-attract ng magnet, hindi siya pwedeng gawing magnet. Ano po, kagaya ng plastic, hindi siya na-attract. Kagaya ng cloth, yun, wood, mga ganon. Stroking is one way of magnetization. Yung pagkikiskis natin, pinatamaan lang natin yung pako. Yun, stroking ang tawag po dun. Kagaya nung sa iron filings, kiniskis natin yung test tube ng north pole, lagi siyang south pole. Ano po,